i-update natin ngayong araw kina Alden Richards at Maine Mendoza, ating pag-uusapan ang mga latest kaganapan sa kanilang dalawa. Pero bago yan, nais ko po munang pasalamatan at batiin ang mga maka-Aldab, maka-Maychard, Team Bahay, Team Abroad, mga senior citizens, at ang lahat ng walang sawang sumusuporta kina Alden at Maine, gayon na rin sa ating channel. At kung bago ka pa lang at ngayon ka lang nakadalaw sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganap sa kanila. Maraming salamat po at shoutout sa inyong lahat. Naging usap-usapan at talaga namang history on the Philippine television nang magsama ang two biggest network, ang GMA Network at ABS-CBN. Nagsanib puwersa na nga ang mga ito. At simula ngayong April ay mapapanood na sa GMA ang mga tumatak at magagandang iconic na pelikula ng Star Cinema. Noong nakaraang araw ay umattend at nagkapirmahan na nga ng kontrata sa panig ng mga biggest boss or bosses ng GMA at ABS-CBN para sa license ng ilang mga piling movies na maipapalabas sa GMA. Naku, sari-saring mga opinion nga at haka-haka ang naglabasan simula nang pumutok ang balitang ito. Hindi kaya raw ay magsasama-sama na rin ang mga artista ng dalawang network at join force na raw ang mga ito? Well, for now, wag muna tayong maging advance dahil ang kontratang pinirmahan pa lang nila ay about sa mga movies ng Star Cinema. Wala pa namang lipatan ng mga artista issue. Pero malay nyo rin, posible namang mangyari din, lalo na at may open communication at friendship na ang dalawang network. Marami pang pwedeng mangyari, hindi ba? Ano daw rin kaya ang magiging epekto nito sa ating phenomenal couple, Maine Mendoza at Alden Richards? Well, noon pa man ay napatunayan na kung gaano kalakas ang dalawa, lalo pang pag pinagsama ang mga ito. Ilang mga love teams nga ang pinataob nila noon, remember? At ang katapat nitong show ay talaga namang bumagsak. Hindi ba't ang mga executives na rin ang umamin na grabe ang worry nila noon at takot na hindi nila malaman kung ano ang itatapat sa Aldab ng mga panahon na yon? At speaking of gaano kalakas ang Aldab, mukhang napahiya lang naman ang mga nagsasabing wala na raw Aldab ngayon. Dahil sinampal lang naman sila ng katotohanan. Biruin mo, almost 5 years nang pilit pinaghihiwalay at binubuwag ang Aldab. Walang proyekto together, hindi pinagsasama at pilit ipinapareha kung kani-kanino. But look what happened. Itinanghal lang namang itong top 1 for the best love team of 2022 na nakakuha ng 351,290 of total votes from Star Choice Awards. See, yan po ba ang wala na? Amidst of the challenges, Sarsuela and everything ay nangunguna at namamayagpag pa rin ang dalawa. And syempre, hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa genuine love and support na ibinibigay ng Aldab at Aldab Nation. At gusto ko rin batiin each and every one of you, congratulations to the toughest love team fandom of the year. Ayan mga true-blooded ADN na hindi napapagod at walang sawang suporta at pagtatanggol na ibinibigay kina Alden at Maine. Nananatiling malakas at nagkakaisa mula noon hanggang ngayon. Napatunayan na kung gaano kalakas ang fandom. Basta nagsama-sama at nagkakaisa, lahat napapataob. This is the reason why ang daming inggit at ang daming round ng sarswelang hindi matapos-tapos because they want to destroy them. Samantalang, isa na namang patunay ang naganap kahapon sa Get Real with Maine at Alden sa Bibo episode series nila. Sinabi ng Bibo na may pasabog daw na dapat abangan. Well, pasabog nga naman talaga ang naging sagot dito ni Alden. Sagutang tunog, mag-asawa lang naman itong si Tisoy. Ito po ay nagugat sa tanong kay Alden ng what was your reaction when you found out that you'll be joining Maine and the Bibo fam? Aba, ang Alden nyo,
Of course, he said yes immediately daw. Wala nang isip-isip pa. Pag-amin pa ni Tisoy na every time naman daw ay lagi niyang nililook forward na pagsamahin sila ni Maine. See, kayo lang naman kasi ang pilit pinaghihiwalay ang dalawa. Nasa totoo lang ay gusto talaga nilang magkasama sa lahat ng projects. Management lang talaga ang humahadlang. Sad pa ni Alden, he's very glad, happy at proud nang mag-reunite sila dito sa Vivo. May padulas pa nga na naman itong si Alden nang sinabi niyang when Vivo came to us. Huli na naman si Tisoy. Siyempre, napag-usapan ng dalawa yan na yes ang sagot nila. Marami nga na naman ang tumaas ang kilay sa nangyaring Vivo episode kahapon dahil daw may pa-heart-heart pa ang pag-edit nito kay Alden. Kayo, anong opinion niyo patungkol dito? Please comment down below. At ayan na nga po ang ating update patungkol sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. At pakihit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos. Thank you so much for watching!